Hello Philippines and Konnichiwa Japan! Ngayon ay sasali ako sa Hashtag Brotherhoods OFW Tips Collaboration sa channel ni Brotherhoods. Pero bago muna yan, nagpapasalamat talaga ako sa lahat ng bumubuo ng Brotherhoods kasi nang dahil sa kanila, yung mga vlog nila like paano magkaroon ng 500 subscribers in just 1 week, paano magkaroon ng 4,000 watch hours, and paano mag-apply sa Google AdSense, at maraming pang iba. So guys, sa lahat ng mga baguhan dyan na YouTubers, mas maganda na bumisita kayo sa channel ni Brotherhoods para matulungan kayo, katulad ko. And yun lang, and subscribe nyo na din siya. At yan lang, sisimulan na natin. Ako pala si Katrina Haron, isang OFW dito sa Japan. Nag-apply ako as an orange picker at yung agency ko po ay sa Red Arrow International Employment Inc. dyan sa Cabao, Quezon City. Pero bago mag-apply, kailangan muna magdala ng bala or requirements natin para yan yung isasubmit natin sa agency. Una ay latest resume, second is passport, third is yung latest PSA birth certificate. Dati ang tawag nito ay NSO. Dito mo malalaman kung ikaw ay late registered. Paano mo malalaman kung ikaw ay late registered? So, for example, January 1 ka pinanganak. Dapat within the month of January, dapat na-rehistro ka na sa government. Meron kasing mga ibang agency guys na stricto sila pag ikaw ay late registered. Meron din naman na agency na okay lang as long as 1 year ka lang late registered, 2 years, ayan. So, depende na yan sa agency. Pang-apat, ito yung latest PSA Merit Certificate kung kasal ka. Pang-lima, ito yung latest NBI, yung Travel Abroad, yung kulay green. Next ay yung Local Civil Registrar Copy, yung Form 1A or 102. Sunod ay at least high school graduate. So, yan, depende yan sa trabaho na a-applyan mo. Meron ding college graduate or yung undergraduate, okay lang yon. Basta meron kang ma-present na high school diploma, college diploma, or yung sa mga undergraduate, pwede din yung TOR or transcript of record. Then, pictures. So, ayan, depende na yan sa agency kung anong required na size ng pictures na gusto nila. And then, yung last ay yung certificate of employment. Ang sahod ko naman dito as an orange picker ay nasa 70,000 pesos or 125,000 pesos. Yan na sahod po ay gross income po yan. Ang visa ko dito ay 3 years. Ang kontra ko dito ay for 3 years. And then, pag gusto pa namin mag-extend, pwede kaming mag-additional ng 5 years. At yung visa namin ay papalitan po yan ng specified skills worker. Kung gusto mo magtrabaho dito sa Japan, ay kailangan mo mag-aral ng Japanese kasi hindi sila marunong mag-English. And then what if tuturuan ka ng boss mo tapos hindi mo maintindihan, diba? At ang huli na mapapayo ko po sa inyo ay sipag, tiyaga at dasal lang po para makapunta dito sa Japan. Yun lang, arigato gozaimashita! Bye-bye!